Hi, good morning everyone. Once again, this is Ms. Anna Kizo, MMM Philippines and MMM Global Manager and Mentor. Today, I am going to make a video tutorial on how to purchase Bitcoin using your own personal wallet. So, let's start. This is the official website of coins.ph. So kindly check this one. And then we're going to sign in now para makita nyo po kung paano natin gagawin. So for those who are using CoinPH, this will be useful for you guys. So login nyo lang po yung email na ginamit nyo po sa CoinsPH. So let's check like this. And then password. So, wait natin na mag-load yung ating dashboard ng CoinPH wallet. So, here it is. Ito na yung pinakang main dashboard po nating CoinPH wallet. So, meron tayong dalawang wallet dito. Merong Peso wallet and meron din pong Bitcoin wallet. So, when we are going to use Bitcoin for our MMM pledge provide help, we should have to choose Bitcoin po. Kasi iba po ang computation kapag nasa piso value po siya and then nasa Bitcoin po. Just always remember na yung Bitcoin is always in dollar value or ang price po niyan is dollar rate po. Kung magkano po yung dollar po, ang substandard po ng value po when we purchase in Bitcoin using our own personal wallet is 49 and value will vary kung magkano po yung value ng Bitcoin at that time na nag-purchase po tayo. So let's begin. Makikita po natin dito my wallet, add money, cash out, buy load or pay bills. So ang gagawin po natin, ang i-click po natin pag nag-add po tayo ng Bitcoin. So we will going to add click add money, then wait na mag-load po ito. And then here it is, meron kayong mode of payment na how would you like to deposit it, sa GCash, bank deposit, online bank transfer, ATM deposit or remittance. So makikita po natin dito, kapag sa Globe po meron via Dragon Pay po 'yan. Pag naman sa bank deposit, so i-click lang po natin ito. Lalabas po yung mga bank po na nandun, nag-cater ng bank deposit. So, meron po dito BDO BPI, China Bank, via Dragon Pay, Metro Bank, Over the Counter, via Dragon Pay, Security Bank, and Union Bank. So, meron po, ito po yung mga yon. Pag naman po ang pipiliin po natin online fund transfer, click lang po natin ito, choose natin yung bank natin, BDO Online e-Banking, BDO Online Banking, via Dragon Pay, BPI Express Mobile Banking, BPI Express Online, Security Bank Online, Union Bank of the Philippines. Union Bank of the Philippines Online Banking. So, ayan po yung mga bank na available po when we choose this kind of payment. Kung ATM deposit naman, within 24 hours po yan. So, we'll check kung ano yung ATM na nandito. Ayan. So, pipili lang po tayo. So, back po tayo doon. And then, meron po naman ditong via remittance center. Kikipili po tayo dyan. Click po natin. Bayad center via Dragon Pay. 48 hours po ang processing nyan. Meron pong Cebuana M. Lulier via Dragon Pay po. Meron silang reference na binibigay po nito. RCBC Bills Express via Dragon Pay, 48 hours. And then, the other one is M. Lulier APay po siya. So, pag nag-process po tayo dito, makikita po natin meron pong reference number na binibigay. Meron din naman po dito, last option is yung department store, which is Robinson's Business Center via Dragon Pay, SM Bills Payment via Dragon Pay po. So, pagka Dragon Pay po, mas mahirap po yung procedure noon kasi po kailangan po within an hour matatapos yung po lahat ng transaction. So ako probably ang ginagawa ko po kadalasan is bank transfer.
online bank transfer at choose my online e-banking. And then, ganun lang po, next step. And then, so naka-default po kasi ito, Piso wallet. So, i-change lang po natin, Bitcoin wallet. So, we will going to try 10,000. Like, for example, 10,000. So, ito po yung lalabas po niyan. Ito po yung charge po niya. 10,100. So, ito yung Bitcoin na maaari ninyong ma-avail. Depende pa rin po yan. That doesn't mean na ito na yung kabuuan. Depende pa rin po yan sa papasok ng pagpasa po ng video sa ating mga account. So, click lang natin next steps. So, ayan. Wait natin. Makikita po natin nandito yung account details. Kailangan po i-click nyo lang ito. O i-screenshot nyo lang to kung hindi nyo po ma-memorize itong details na to. Kasi dito nyo po ihuhulog yung account name po is Bitor Inc. And then, ito yung account name. And then, account type is current. So, dito nyo po itatransfer yung total amount na dapat babayaran natin. So, kapag po okay na at kapag online fund transfer na po kayo, click lang po ito. And then, makikita nyo po ito yung transaction reference number na lalabas. Ganitong-ganito po yan. So, ilalagay nyo lang po dito. And then, mark nyo po fully paid. So, ayan po ang procedure pagka online fund transfer po siya using BDO. Ayan. So, back naman po tayo doon sa other option ng add money, which is bank deposit. Kapag po malakihan, bank deposit po ang ginagawa ko. I choose BDO. The next steps, same procedure lang po na ginawa kanina. So, we will going to choose Bitcoin. So, lagay natin yung specific amount. For example, 10,000. So, ito po yung possible na papasok na amount po ng inyong Bitcoin. And then, ito yung charges po, 10,100. And then, click nyo lang po next. And then, may makikita po tayo, magkaiba po yung online fund transfer po sa bank deposit. I-screenshots nyo lang po ito or copy nyo lang po yung detalye. Pinaka-importante po is itong reference number kasi hindi po kayo pwedeng mag-process nang wala po ito. So, make sure na makopy nyo po ito. Same account name, Bitor Inc. account number. Ang type naman po na account niya is savings. And then, kapag po na okay na, mark nyo lang po ito as paid. And then, fully paid po. Submit na po yan automatic. And then, wait lang po natin kung kailan po darating yung inyong mga Bitcoin po. So, ayan. So, ang kadalasang computation po niyan is $49 po. Kagaya ng computation na binigay ko, 49 over the amount of the BTC itself. And then, I hope meron kayong matutunan kung paano ko po ginawa in-execute yung ating buying Bitcoin online. So, ayan po yung pinakang the best way na lagi po nating magagawa kapag po gusto nating tayo magtatransact na ating mga account po. So, once again, I hope this video tutorial will be a big help for you guys. May advice ko lang, much better po gagamit kayo ng BDO, ng BPI kasi mas mura po sa BPI and then mas faster po yung transaction doon compare BDO. Kasi once you paid online e-banking man yan or else deposit man yan using BDO and no using BPI, within an hour Bitcoin will arrive immediately and then wala po siyang charge. Pero yung papasok po na Bitcoin po depende po doon mismo sa real time ng pag transfer po ng BPI to sa wallet po nyo. Same din po sa BDO. Yung real-time po ang pinagbabasehan po nyan. And then, lagi po natin tatandaan, ang Bitcoin po, nasa dollar rate po siya, hindi po siya sa peso rate. So, once again, good morning everyone. Together, we change the world.